Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo po ako sa pangalang Feli. Nais ko lang na ibahagi sa inyo ang nangyari noon sa aking lolo at lola. Ito ay patungkol din sa aswang at naganap ito noong mga nasa dekada 70 dito sa probinsya ng Iloilo. Tawagin na lang natin yung aking lolo at lola sa pangalang Goryo at Potensya. Hindi po ko gaanong maalam sa pagkukwento, kaya't sana ipagpasensya na po ninyo. Noong mga panahong yon, medyo marami-rami pa raw yung mga miyembro ng rebelde dito. Ayon kay Lolo, medyo bago pa lamang daw kasing naitatag ang isang kilalang grupo ng mga rebelde, kaya't siguro marami pang naengganyo. Marami raw yung mga taga-baryo yung sumali sa grupong iyon. Madalas nga raw nilang iniingganyo si Lolo na sumali rin sa kanila. Pero tumatanggi daw itong si Lolo. Sinasabi raw nito sa kanila na mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya kumpara sa naturang samahan. Wala namang nagawa ang mga taong humihikayat sa kanya kung hindi yung hayaan na lamang ito. Dumaan pa nga yung mga taon at nagkaroon na nga ng dalawang anak si Lolo. Malapit na nga noon yung buwan ng kapanganakan ni Lola, at isang linggo na lang noon ay pista na rin ng aming baryo. Naging abala na rin noon si Lolo sa pagtatrabaho sa kanyang bukid na sinasaka. Nang sa gayon ay may panggastos kapag nanganak na nga si Lola. Kadalasan raw noon mag-alas 6 na siyang nakakauwi sa kanilang bahay. Isang dapit hapon, noong naglalakad si Lolo at medyo malapit na nga sa kanilang bahay, may nakita siyang grupo ng mga kalalakihan na papalapit sa kanilang tirahan. Agad raw siyang kinabahan sa isipin na baka mga rebelde yon at kung ano nga yung kanilang gagawin kay Lola. Gawa nun, nagmadali siyang maglakad hanggang sa makarating na nga siya sa may tapat ng kanilang bahay. Pagkarating niya, tinanong raw niya kaagad ang kalalakihang yon kung ano nga ba ang kanilang kailangan. Noong una ay hindi sumagot yung mga yon. Inilapag na lang daw nila ang sakong kanilang dala na sa duda nga ni Lolo ay may mga lamang armas. Walang ano-ano, nagwika nga yung isa sa mga lalaki at sinabi na malapit na raw mga anak si Lola. Napakunot nga ng noo si Lolo dahil doon, at nagtanong kung bakit nga nito nalaman. Napatawa na lang daw yung lalaking yon at muling nagwika. Anya pa, babalik na lang daw siya sa araw ng pista upang makipista roon. Pagkawika nga ng naturang lalaki ay nauna na raw itong umalis. Ang iba namang kasama nito ay tumitig pa kay Lolo bago maglakad palayo. Nang iisang lalaki na lang daw yung naiiwan, mabilis daw itong lumapit kay Lolo at may kung anong ibinulong. Sinabi raw niya na mag-iingat sila sa naunang lalaki dahil isa raw yung aswang. Tumango naman daw si Lolo at nagpasalamat dahil nalaman niyang kababaryo lamang pala niya ito, at bago umalis yung lalaking yon, nagwika pa raw siya na hindi siya papayag nang may kababaryo siyang masasaktan ng mga rebelde. Tumango na lamang daw si Lolo roon at tinanaw na lang sila habang papalayo. Habang nakatayo roon, narinig ni Lolo Goryo na umungol daw si Lola, kaya mabilis siyang tumakbo papasok sa kanilang bahay. At noon nga nito nalaman na kumikirot daw yung tiyan ni Lola Potensya at naninigas. Napamura na lang din noon si Lolo ng pabulong at inisip yung sinabi ng kanilang kababaryong rebelde. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maghanda dahil baka kung ano nga yung gawin ng aswang na iyon kay Lola kapag nagkaroon yun ng pagkakataon. At gawa nun ay naghanda nga siya ng patalim na kanyang magagamit kung sakali. Dumaan ang mga araw at dumating na nga yung araw ng pista sa baryo namin. Umaga pa lang daw ay nakahain na nga sa hapag ang mga handa ni na Lolo.
dahil sa pangamba na baka bumalik nga yung rebeldeng aswang na yon. Nakiusap daw si Lolo sa mga kalalakihang bisita na kung maaari tulungan siyang magbantay sa paligid sa gabing yon. Sinabihan na rin daw niya ang iba nilang kababaryo, pero napagpasyaan daw nilang ilihim ang kung anumang plano nila nang sa gayon ay hindi makahalata ang nasabing aswang. Tama nga noon si Lolo, dahil may bumisita nga sa kanilang mga rebelde. Nasa 10 katao daw yon at meron pang mga armas. Nung una ay normal naman daw, ngunit noong nagsisimula na raw na mag-inuman ang mga yon, nang mga bandang 5 ng hapon, kapansin-pansin daw, ang isang rebelde na panay daw yung titig kay Lola. Ilang pagkakataon pang nahuli yon ni Lolo, na parang pinipigilan daw yung kanyang laway sa pagtulo. Inalala naman niya ang itsura ng lalaki, at ganoon na lang yung kaba ni Lolo noong malaman niyang yun nga ang naunang rebelde na kumausap sa kanya. Huwag ka lang magkakamali, dahil hindi ka na makakalabas ng buhay sa baryong ito. Bulong pa raw ni Lolo Goryo, dahil unti-unti na rin dumidilim. Unti-unti na rin daw na nagsialisa ng mga tao. Ang natira lamang doon sa bahay nila ay ang mga kalalakihang pinakiusapan niyang tutulong. At ang mga rebelding parang naghahangad kay Lola. Ang ibang kasamahan kasi nito ay lumipat sa ibang bahay para makikain ulit. Bandang 7 daw noon, nang magpaalam daw yung naturang rebelde na lilipat din sa ibang bahay at hahanapin yung kanyang ibang kasama. Makakampante na raw sana noon si Lolo Goryo, dahil aalis na nga ito. Ngunit noong makita niyang hindi napigilan ng lalaking yon, ang sandaling pagbabago ng kanyang mukha, doon na nga nakaramdam ng kaba si Lolo. Nang alalayan daw kasi niya yung rebelding yon pababa sa kanilang bahay, napansin daw ni Lolo ang pagtulo ng laway nito. Naging kulubot din daw yung mukha nito at parang sandaling naging nakakatakot. Paiba-iba na rin daw yung boses nito na tila merong nangyayari sa kanya. Pagkababa nga ng rebelde, inilawan pa daw siya ni Lolo ng kanyang debateryang flashlight. Ngunit ganoon na lamang daw yung kanyang gulat, dahil naging mabilis daw yung galaw ng lalaki, na parang hindi daw yun lasing. Nawala na rin daw yun sa paningin ni Lolo, at hindi niya alam kung saan nga ba nagpunta. Muling bumalik si Lolo sa loob ng bahay nila, at sinabihan nga niya si Lola na magpahinga na at siya na nga yung bahala. Ngunit nagsimulang mag-alala si Lolo nang sabihin daw ni Lola na nababalisa siya at maging yung sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila hindi rin daw mapakali. Sa kadahilan ng yon, pinagsabihan niya ang mga kasama niya roon na magantabay lang dahil may kakaiba raw na nararamdaman si Lola. Tumango naman yung 4 na lalaking natitira roon at inunti-unti na lang nga raw nila ang kanilang pag-iinom. Lumipas pa yung mahigit kumulang 1 oras noon at nagulat sila nang magsimulang humuni yung kakaibang ibon. Hindi nila matukoy kung ano yon, kaya inihanda nga nila ang kanilang mga sarili. Walang ano-ano, nagreklamo daw si Lola na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan at parang pinipilipit daw po yon. Habang nasa ganong sitwasyon si Lola, nakarinig sila ng paghuni sa may silong ng kanilang bahay na parang may kung anong nilalang sa ilalim na sabik na sabik. Sa kadahilanang hindi raw yun nawawala, nagpasya nga si na Lolo na bumaba sa kanilang bahay. Dala raw nito noon ang kanyang itak. At ang ibang kalalakihan naman ay meron namang kanya-kanyang dalang panlaban sa aswang. Nagdala rin daw sila ng kanilang solo at mga ilaw.
Saktong pagkababa raw nila, naabutan raw nila yung aswang na nakaupo daw sa may silong ng bahay at naglalaway. Sumisingot daw ito habang nakatingala. Ngunit nang makita ng nila lang sina lolo na kakababa lamang, nataranta daw yung nilalang na iyon at mabilis na tumakbo patungo sa kapatagan na kakaani pa lang daw ng palay. Dahil doon, nagsigawan daw sina lolo at kanya-kanya na rin daw silang takbo patungo doon sa may kapatagan. Subalit dahil nais nga nilang mahuli yung naturang aswang, nagpasya raw yung ilan sa kanilang humiwalay ng landas. Nang sa gayon ay magawa raw nilang palibutan ito. Mabilis daw yung naging galaw ng nilalang, pero binilisan din daw nila lolo ang pagtakbo hanggang sa marinig nga nila yung iba nilang kasamahan na sumisigaw at sinasabi kung saan nga ba nagpunta yung aswang na yon. At dahil doon, tumakbo na rin daw sina lolo para habulin pa lalo yung aswang na yon. Nung lumaon, nagawa daw nilang masukol yung aswang na yon. Nanoy na kayo ko at ani mo'y magpapalit daw sana ng anyo. Mabilis raw na nilapitan yun nina lolo at agad na kinumpronta. Pero dahil aswang yon, muntikan pa sana silang atakihin ito. Mabuti na nga lang daw at sinibat yon ng isa nilang kasama, kaya natigilan daw yon at agad na napasubsob sa lupa. Tinamaan sa kanang balikat yung aswang na yon at tumarak pa raw doon yung sibat ng isang kasama ni lolo. Ilang minuto pang pinakiramdaman ni na lolo ang naturang aswang, ngunit hindi na raw ito gumagalaw. Inakala raw nilang lahat na patay na nga talaga yon, kaya lalapitan sana nila at kakalad ka rin paalis doon. Ngunit mabilis na napabangon yung aswang at umangil daw yon at mabilis na sumugod sa isang lalaking pinakamalapit sa kanya. Sa kadahilanang yon, pinagtulungan daw yon ng mga kalalakihan. Walang pagdadalawang isip daw nilang pinigilan yung aswang na yon at kanya-kanya na raw sila ng taga sa aswang na yon. Kalaunan, dahil sa ginawa nilang pagtaga roon, ay natumba na raw yon sa lupa at naligo sa kanyang sariling dugo. Kahit na nasa ganong sitwasyon nga yung nilalang, hindi pa rin daw siya tinigilan ng mga tao. Ipinagpatuloy raw nila yung pagtaga sa nilalang na yon, hanggang halos dila na lamang daw niya yung walang latay. Nung lumaon, may isa nga sa kasamahan ni lolo ang lumapit na merong dalang sibat. Sinabi raw nito sa iba pang naroroon, napapadipahin nila yung aswang at itatarak sa bunganga nito yung sibat na iyon. May iilan din daw sa kanila na nagsabi na pati na nga yung mga kamay at paa ng aswang ay tatarakan daw nila ng sibat nang sa gayon ay magmistula raw siyang nakapako sa lupa. Pumayag naman daw si lolo ng mga sandaling yon at hinawakan daw nila yung aswang at hindi na ito nakapalag. Pagkatapos daw po nun, ay walang pagdadalawang isip na kanilang itinarak sa nakabukas na bunganga ng nilalang ang sibat, hanggang sa ito ay lumusot sa mismong batok ng nilalang na yon. Nagpumilit namang magpumiglas pa yung aswang na talagang matibay daw. Ngunit sa dami ng kanyang tama ay wala na raw itong nagawa. At itinarak na nga nila yung iba pang mga sibat sa kamay at paa ng aswang na yon. Pagkatapos daw po nilang gawin yung naturang bagay, tinabunan daw nila ng dayami yung katawan ng aswang. May isa pa nga sa kanila ang nagsuestyon na sunugin na lamang daw yon, pero baka raw may makahalata sa kanilang ginawa at isumbong pa sila. Hinayaan na lang nga ni lolo ang naturang nilalang na tinabunan nga nila ng dayami. Maswerte lamang daw sina lolo dahil malayo sila
sa mismong sentro ng kanilang nayon. Kaya nakatitiyak silang walang ibang mga taong nakakita sa kung ano man yung kanilang ginawa. Kahit kasi pista sa kanilang nayon, hindi raw madalas daanan ng mga tao yung bahagi kung saan nga nila napatay yung aswang na yon, na walang iba nga kundi yung rebelding kanilang naging bisita. Bumalik na lang daw sila noon sa kanilang bahay at ikwinento kay Lola yung nangyari. At dahil sobra na ngang masakit yung tiyan ni Lola noon, napautos na lamang daw siya para tawagin yung hilot sa kanilang lugar. Ang iba namang kaibigan ni Lolo ay nagpa siya ng umuwi noong gabing yon. At sa kabutihang palad naman daw noon, ay nairaos nga ni Lola ng maayos ang kanyang panganganak at naging maayos din daw yung lagay ng aking ama. Inilingid naman ni Lolo sa hilot yung mga nangyari, nang sa gayon ay hindi na raw kumalat pa yung nangyari. Ngunit lumipas lamang yung mahigit kumulang 6 na araw, nangamoy na rin daw yon. Kaya't wala nga silang nagawa kundi ilibing yon ng maayos, para hindi na nga kumalat pa at madiskubre ng ibang mga tao at gumawa pa ng ingay. Sa mga nakaalam naman daw tungkol sa bangkay, hindi raw nila alam na isang aswang yon. Pero siyempre meron na rin pong mga duda. Gayon pa man ay nanahimik naman daw yung karamihan sa mga tao. At dito ko na rin po tatapusin yung kwento kong ito. At maraming salamat po.